Kailan po mga balitang galing sa mga lalawigan? Nakalaya agad si dating Negros Oriental Governor Pride Teves matapos makapagpiansa ng 600,000 pesos. Inaresto kahapon ng umaga ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dating gobernador dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa terorismo. Inihain kay Pride ang arrest warrant sa Barangay Taklobo sa Dumaguete para sa kasong terrorism financing o pagtustos sa mga terorista. Si Pride ay kapatid ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Una nang idineklara ng Anti-Terrorism Council ang magkapatid bilang mga terorista. Ikinatuwa naman ang naulilang misis ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel De Gamo ang pagkakaaresto kay Pride Teves. Hindi raw titigil ang alkalde hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Samantala, nag-live online naman sa Facebook si Senador Bongo para pabulaanan ang kumakalat umanong bali-balitang patay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito, tinablanigo ang anyang masamang chismis na kalat ngayon sa social media gaya po ng TikTok. Kinumusta rin po ni Pangulong Digong ang mga nanood ng video. Tiniyak ko naman ni Go na long-time aide ni Duterte na hindi niya pababayaan ang dating Pangulo. Hindi po naman sinagot ni Go ang mga birada ng anak ni Pangulong Digong na si Mayor Baste Duterte na bakit tila walang kaimik-imik ngayon at nakabibingi umano ang katahimikan ni Senator Bongo sa mga isyong pambayan. Dinisarmahan naman na ang pulis na nag-viral matapos sindakin ang nakagitgitan niyang motorista sa Antipolo, Rizal. Sa video nga makikita ang rider na pulis na may hawak na baril habang kinakalampag ang cab ng 16-wheeler. Kinumpirma ng Rizal Police na miyembro nga nila ang nasabing rider. Depensa raw ng pulis, nag-overtake sa kanya ang truck at mutik na siyang maaksidente. Huminto rin raw siya sa harap ng truck para pababain ang driver pero dinedma raw siya ng chopper. Hindi naman kukonsintihin ng Rizal Police ang ginawa ng kanilang kabaro. Nasa restrictive custody na siya ngayon at bukas ang Morong Police naman kung bukas ang Morong Police kung gusto ng biktima na magsampa ng kaso. Tapos naman panoorin yun, ano? Nasunugan po naman ang ilang pong mga pamilya sa Bato, Leyte. Nabulabog ang mga natutulog nang sumiklab ang apoy pasado alas 2 na madaling araw noong Miyerkules. Hindi ho naman agad nakalapit daw ang mga bumbero sa lugar dahil sa masikip na daan. Higit 2 oras bago po nadeklarang fire out. Wala ho naman nasaktan. Pero umabot daw ho sa higit na 1,000,000 piso ang halaga ng pinsala. Sa Cebu City naman, sa pool sa video ang pagbangga ng isang motorsiklo sa isang babae. Sa video, makikita ang babaeng may maraming bit-bit na tumawid ng kalsada kahit pa may overpass. Tiyempo namang dumating ang isang humaharurot na motorsiklo at saka nasalpok ang biktima. Sa lakas ng impact, tumilapon pati ang rider. Agad naman silang sinaklolohan ng mga tao sa lugar. Kapwa nasa ospital ngayon ang rider at babae at patuloy na nagpapagamot. Nakaareglo naman ang magkabilang panig. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.